guys, in today's video, pag-uusapan natin na sinasabi nilang kaldero na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Kaya kung interested ka, panoorin mo ang video na to. Araw na lang, magbubukas na ang Southeast Asian Games na i-host ng Pilipinas. Pero ang trending topic, hindi ang paghahanda ng mga atletang lalaban dahil nasa cauldron na to ang spotlight. Reklamo kasi ng marami, worth it bang gastusan ng 50 million pesos ang kalderong to? Mahal naman daw. For 50 million, you want to have a caldero? Bago tayo magsimula, ano bang material lang ginamit para sa cauldron na to? So typically sa mga Olympics o sa mga palarong ganito, ang karaniwang ginagamit para sa mga cauldron ay stainless steel. Ang stainless steel kasi is may anti-corrosion at anti-staining property siya. And also, it can withstand high temperatures. Kaya sa mga palarong ganito na kailangan mo ng cauldron, itong isa sa pinaka-applicable na option na material na pwede mong gamitin. Ano-ano ba mga typical process kung paano i-manufacture mga steel? First, welding. So sa welding, gumagamit ka ng heat and pressure para makagawa ka ng joint sa pagitan ng dalawang pieces of steel. So may dalawang types of welding. Merong MIG or TIG. MIG is metal inert gas and ginagamit to sa mga maninipis lang namang materials. On the other hand naman, yung TIG is tungsten inert gas na ginagamit sa mga mas makakapal na mga materyales. Second process is bending. Usually, mga maninipis lang na mga steel sheets ang ginagamit dito para mas madali siyang mabend. Pero pag makapal na yung mga materyales mong gagamitin, kailangan mo ng mga bending tools. Pangatlo naman ay cutting. So sa cutting naman, kinakat mo yung mga steel mo. Pero ngayon, meron ng mga high-tech na mga lasers na pwedeng gamitin. So mas advanced na technology natin ngayon. Okay, patuloy tayo. Sa ng chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na si House Speaker Alan Cayetano. Ito ay isang requirement sa lahat ng games. Pero paano umabot ng 50 million pesos ang price tag ng kalderong ito? Ganito. Ang cauldron o yung parang kaldero sa ibabaw ay nagkakahalaga daw ng 7 million pesos. Ang design nito ay umabot sa 4.4 million pesos. Ang namayapang si National Artist for Architecture Bobby Manyosa ang nagdisenyo nito. Siya ang nagdesign ng Coconut Palace sa Manila, Nayong Pilipinas sa Bicol, Shangri-La's Mactan sa Cebu, at Pearl Farm sa Davao. Ang 50 meter. So design niya is 4.4 million pesos. Ay hindi, yung una muna. Yung cauldron daw niya is 7 million pesos, then yung design is 4.4 million. Typically sa mga project na ganito, 8 to 10% ng project budget is for the design of the project. So, 50 million. Ang 10% na 50 million? 5 million. So guys, 5 million maximum na dapat na sa design cost. And ang ginastos nila for the design is 4.4 million. So, pasok pa rin tayo sa range na to. Pero sandali, 4.4 million sa design lang ng cauldron, parang sobrang mahal, diba? Try natin mag-search kung yung cauldron lang ba ang kanilang dinisign sa project na to. Ayun, sabi dito, included in the design is the entire site, podium where the cauldron rests, and backdrop which conceals the stadium utilities building. So hindi lang pala yung mismong cauldron ang kanilang design. Hindi lang pala yung mismong cauldron ang kanilang dinisenyo. Dinisign rin nilang site development plan sa palibot ng structure na to. Right, patuloy tayo. Meter na estrukturang pinagpapatungan ng cauldron o yung tangkay nito ay aabot sa 18 million. Hiwalay pa dyan ang 17 million pesos na budget para pagandahin ang landscape sa paligid ng cauldron. But wait, there's more! Okay, mamaya na yung there's more. So medyo challenging na i-estimate tong project na to dahil nga wala tayong project specifications. Wala tayong mga line item kung saan malalaman natin yung mga materials na ginamit nila, unit prices, and also mga number of quantities na mga materials na ginamit nila. So ngayon, magbana-bana tayo guys. Ay hindi, mag-assume. For the sake of entertainment purposes only, is mag-assume tayo, ha? So guys, ito, mga assumptions lang to guys, ha? Huwag niyo itong seryosohin, okay? So una, i-assume natin na itong structure na to is hindi tapered. Ibig sabihin, nagde-diminish yung kanyang dimensions. I-assume natin na rectangular piece lang to. So 50 meters high, and i-assume natin yung cross-section niya is 3x3. Isa pa na assumption na gagawin natin is yung material na ginamit nila. So i-assume natin na stainless steel lang kanilang ginamit dito sa project na to. So magkano bang stainless steel ngayon sa Pilipinas? Hindi ko sigurado. Pero maghahanap tayo ng price online na pwede natin gamitin base point para sa ating for fun na estimate, diba? Usually guys, sa mga stainless steel, pinapresyuhan siya per weight. So per kilograms or per pound. Wala tayong information naman about dun. So gagamitin natin yung surface area ng structure para makakuha tayo ng rough estimate itong project na to. Alright, simulan na natin. So 50 meters high, kasama na dun ang cauldron. Then ang cross-section niya is 3x3. So sa assumption natin, merong 4 sides. So 50 meters height times 3.
So 150 times 4 equals 600. So 600 square meters. Magkano ba ang presyo ng stainless steel metal sheet ngayon? Yung sheet metal lang ha, hindi sheet. Yung stainless steel sheet plate lang. Magkano yung mga readily available sa market? So nakita ko sa online, meron ditong at least 48,000 pesos per 3 square meters. And isa pa pala guys, nag-assume ako dito na ginamit nilang thickness ng stainless steel is 1/4 inches or more or less 6 mm. So 600 square meters times 48,000 per 3 square meters, magkano yun? 9,600,000 pesos. Again guys, assumption lang to ha, na rectangular yung ating piece. Walang mga twist-twist na ginawa dyan, rectangular lang siya. And nag-assume tayo na steel plates na pinagtagpitag pa yung ginamit natin. So materials pa lang is 9.6 million pesos. Magkano yung budget daw nila? 18 million para sa 50 meter structure and 7 million sa cauldron. So 18 plus 7, ilan? 18. 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 25 million. So, 25 million! So, typically, sa mga projects, ang labor cost mo is 30 to 50% ng project budget. So, ilan bang 40% para sa labor ng budget na 25 million? 40% na 25 million is 10 million. So, 10 million labor, 9.6 million materials. So, ilan yun? 19.6 million para sa project. Ang budget is 25 million. So, 25 minus 19, 6 million. So, may 6 million tayong difference. Pero guys, siyempre assumption lang itong lahat, okay? Pwedeng mas mahal yung labor nila dito at materials na ginamit dahil customized nga siya. Diba guys, kung magpapagawa ka ng bagay pag customized, mas mahal. So guys, hindi ko sigurado kung overpriced ba tong budget na ginamit nila. Pero kung compare natin sa for fun na estimate, siyempre overpriced talaga. Pawisan ako guys. Okay, continue. Wait, there's more! May 5 million pesos pa para sa gasolina. Kailangang magdamag daw kasing nakasindi ang apoy nito habang ginaganap ang 11-day competition. Nasa 264 hours yun ha? Bakit kailangan laging may apoy? Sinisimbolo kasi ng apoy ng cauldron ang competitive spirit at pagpupursige ng mga atleta para manalo. Matagal nang ginagawa ang pagsisindi ng cauldron simula pa noong unang Olympics sa Greece. Ito ang nagmamarka ng umpisa ng mga international sporting events gaya ng SEA Games, Asian Games at Olympics. It's a work of art. Katwiran pa ni... Ah, so may 5 million pang budget para sa gasolina. Sa gasolina lang kaya nila to ginamit or ginamit rin nila for construction nung mechanism or nung burner sa loob nung cauldron para magkaroon ng fire, ng sunog. Ano, sunog? Para magkaroon ng flames sa ibabaw ng cauldron. Or gasolina lang talaga. Yun naman, okay. Alam na naman. Ang dami natin hindi alam, di ba? It's a work of art. Katwiran pa ni Speaker Cayetano, mas mura daw ang work of art na ito kumpara doon sa ipinagawa ng Singapore noong sila ang nag-host ng SEA Games noong 2015. So guys, andali. Kayo na pati nagayaw-yaw dito. Ay, na pati nagsasalita dito. Pero hindi pa natin tinignan ng buo yung cauldron talaga ng SEA Games. Tignan natin na 50 meters pa talaga to na structure. Parang pandak, no? Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Pero parang maliit siya. Nakapatong na siya sa podium, di ba? Pero parang hindi 50 meters to na structure. Baka 50 feet. Hindi na naman natin sigurado. Diyos ko po. Research tayong konti ha, okay. Okay. Sabi dito guys, 12.5 meters high. So mas mababa ng mas lalo ang structure. So from 50 meters saging 12.5 meters. Guys, bago tayo magpatuloy, pakihit naman ang like button dyan. Malaki tulong na yun sa video na to para mas ma-share pa to sa mas marami rin tao. Kaya hit that like button, smash that like button. Sa ipinagawa ng Singapore noong sila ang nag-host ng SEA Games noong 2015. 63 million pesos kasi ang presyo ng cauldron na ginamit nila. Ay, panalo, may LED screen pa. Pero di hamak naman na mas mayaman ang Singapore sa Pilipinas. Ang ibang bansang hindi kasing yaman ng Singapore, pinaganda na lang ang lumang cauldron nila tulad ng Malaysia. Ang Myanmar naman, dinaan na lang sa presentation. Okay. So tignan natin yung mga cauldron na ginamit sa mga past na SEA Games. So 2013 sa Myanmar yung SEA Games, ito yung kanilang cauldron na ginamit. So 2015 naman sa Singapore na sinasabi nilang 63 million pesos. 2017 naman sa Malaysia. Okay, then 2019 sa Pilipinas. Okay, kung titignan nyo naman, maganda naman yung disenyo ng structure, di ba? Pero ang nilang natin alam is kung tama ba yung 50 million na price. Tikos ng ibang Pilipino, baka naman pwedeng makagawa ng maganda pero mas murang kawa. Ay, mas murang work of art pala. Pwede ba tayo naglagay ng ganyang simbolo para doon sa games
na hindi naman ganun kamahal. Eh, it's a question of propriety. It's a question of priority. Hindi po expansion for training. That's a luxury expense. Pero giit ni Pangulong Duterte, okay lang na mahal ang cauldron. Basta walang magbubulsa ng pondo. There can never be corruption in that situation. Because you commissioned a national artist, it is a product of the mind. Itong masagot ng mga opisyal kung paano napili ang disenyo at kung dumaan ba sa tamang bidding ang kaldero. POC is following the procurement law but not necessarily public bidding, mm-hmm, precisely because even DBM cannot do it given the time. At med- Ah, okay. So ano sabi niya dito? Philippine Olympic Committee follow procurement law but not necessarily public bidding. Ano bang procurement law? Ano bang procurement law? So may three types of procurement para sa mga government projects. So first is competitive bidding, second is limited source bidding, third is direct contracting. So first, competitive bidding, yun yung pinaka-typical. So ano bang mga process nito? So first, ina-advertise mo yung project. Second, nag-held ka ng pre-bid conference. So doon, ina-explain yung project plan and specifications ng proyekto mo. Pangatlo naman is opening of bids. So publicly, i-open mo one by one yung mga bids sa pinasa ng mga contractor. Apat naman is evaluation of bids. So yung mga project managers, i-evaluate nila kung tama ba yung mga requirements sa pinasa nila. Last naman is awarding of contract. So doon, i-award mo yung contract sa yung contractor. So, pwede na i-construct yung project. And sabi dito is, hindi daw siya dumaan sa public bidding dahil kulang ng oras. So, tingin ko, ginawa nila dito is direct contracting. So, sa direct contracting, pwede kang mag-tap ng mga contractor, designer na nagamit mo sa mga previous projects mo para silang mag-manage ng proyekto na to. Ang disadvantage ng ganun, guys, is hindi mo ma-check kung mahal o mura yung presyong binigay sa'yo. Kasi syempre, nag-hire ka na agad ng contractor at designer, di ba? Ang advantage naman ng competitive bidding is maku-compare mo yung prices na binigay sa'yo. Pero sa competitive bidding, always na ang nakakuha ng proyekto is yung lowest apparent bidder. Medyo marami ring nagtataka, bakit ganito lang ang loob ng cauldron kung 50 million pesos ito? Pero sabi... Oh, okay guys, balik tayo. Okay, ano meron dito? May mga orange pipes. Itong mga gamitin nila para sa mga LPG na gagamitin nila, para sa mga propane gas. May mga steel sheets tayo dito na naka-bolt, may mga exposed bolts. Yung base naman is gravel. Tapos na kaya to? Baka hindi pa to tapos. Or tapos na? Hindi tayo alam eh. Yung gravel, yung base nila, may naka-exposed din mga wires dyan. Marami ring nagtataka, bakit ganito lang ang loob ng cauldron kung 50 million... Ayan naman, may hagdanan paakyat sa tuktok ng cauldron. So hollow yung loob ng cauldron. And kung mapapansin nyo guys, makikita nyo yung mga steel bars sa labas. Steel bars, pero yung mga pillars sa labas. Kita siya, sumining transparent yung panels na ginamit nila. Hindi ko alam, hirap. Kaya, hindi ko alam rin eh. Meron rin pala akong nakitang breakdown ng budget used for SEA Games. Kung makikita nyo dito sa green row, so nakasulat dito, cauldron production including flame mechanism, ang budget is 55,920,000. Nakasulat naman dito, cauldron design, 4.48 million. Site construction of foundation, 13.44 million. Construction of SEA Games Stadium cauldron and design and installation, 32 million. Then risk tag is 6 million. So may mga bagong numbers na naman tayo na nahanap. So ano ba talaga ang totoo? Ano ba talaga ang ginamit nila? Ano ba talaga? Sabihin mo. So guys, again, challenging ang pag-estimate ng proyektong ito. And lahat ng ginawa natin kanina is puro mga assumption lang. Hindi naman to yung typical lang na bahay, di ba, na malaman mo o ilan ang bintana, ilan ang pintuan, ilan ang kolom na ginamit, ilan ang tiles, di ba? Yun, madali lang yan sa estimate. So guys, ano sa tingin nyo? Worth it ba ang proyekto na to na 50 million pesos o hindi? Let me know your thoughts and comment down below. Alright guys, thank you very much for watching and see you in the next video. Bye!